Lumapit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon kung sandali tinga. Awitan ng Panginoon at uri ng kanyang ngalan. Ipayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon kung sandaigigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Buenaventura, Ubispo at Pantas ng Simbahan. Mga kabatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ng Obispong si San Buenaventura, umunlad nawa kami sa karunungang itinuro niya upang matularan namin ang maalab niyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, Asteria, ang gagamitin kong pamalo at malupit na kasangkapan ng aking galit. Susuguin ko siya laban sa isang bayan tampalasan sa bayang kinapupuotan ko upang ito'y wasakin at samsaman ng lahat ng yaman at yurakang parang putik sa lansangan. Ngunit wala ito sa kanyang isipan. Hindi ito ang kanyang hangad. Ang layunin niya'y manira at magpasuko ng maraming bansa. Sapagkat ganito ang sabi niya, nagawa ko iyan pagkat ako'y malakas, marunong at matalino. Inalis ko ang hangganan ng mga bansa at sinamsam ko ang kanilang mga kayamanan at ibinagsak sa lupa ang mga nakaluklok sa trono. Kinamkam ko ang kayamanan ng mga bansa na parang kumukuha ng pugad ng ibon. Dinampot ko ang buong daigdig na parang dumadampot ng itlog na iniwan ng inahin. Walang pakpak na pumagaspas ni huning narinig. Makapagmamalaki ba ang palakol sa may-ari nito? Makapagmamataas ba ang lagari sa gumagamit niyon? Ang baston pa ba ang magwawasiwas sa may hawak nito? Kaya nga, ang magiging niyang mandirigma ay pagkakasakitin ng Panginoon at sa ilalim ng kanilang maringal na kasuotan, mag-aapoy sa init ang kanilang katawan
parang sigang malagablab. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hinirang nalingkod. Yaong mga hinirang mo ay kanilang nililipol. Inaapi nila yaong tinubos mo, Panginoon. Ang mga ulila, balot, mamamaya ng ibang bansa, pinapatay nila ito at kanilang pinupuksa. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Madalas na sinasabi, hindi kami pansin ng Diyos. Hindi kami nakikita ni pansin ng Diyos ni Jacob. Unawain ninyo, bayan, kayong pahat ang isipan. Hanggang kailan pa durunong kayong mga taong mangmang? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Itong Diyos na lumikha nito ang ating matatainga, akala ba ninyo'y bingi at ni hindi makakita? Sa lahat ng mga bansa, di ba siya ang hahatol? Di ba siyang guro nila pagkat siya ang marunong? Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang nalingkod. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kahapon sa ating ebanghelyo, narinig natin ang panunumbat ni Jesus sa mga taong nakatira sa bayan ng Korasin, Bethsaida at Capernaum. At nasabi niya, kung sa iba ginawa, kung sa iba ibinigay, yung mga ibinigay sa mga bayang ito, sabi niya, baka matagal na silang nagsisi at nagbago o nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga, no, patuloy natin itong pinagninilayan kung ang lahat ba ng mayroon tayo ngayon, deserve ba natin na ibinigay ng Diyos sa atin yan,
O kaya naman, baka yung iba patuloy na nagrereklamo sa Diyos kasi sabi nga, mahirap ang buhay natin, patuloy tayong naghihirap, puro kahirapan yung nakikita natin at para bang nakakalimutan natin na maraming biyaya ang binibigay ang Diyos sa atin. Nga lang, sabi, bakit hindi natin nakikita ito? Yan. Kaya ngayon, dito naman tayo dinadala ni Kristo. Sabi dito, siya ay nagpapasalamat sa Diyos, no, sa kanyang Ama, kasi inilihim niya ang mga bagay na ito sa matatalino. Pag sinabing matalino, di ba, no, yung parabang ang dami niyang alam, punong-puno siya ng sarili, punong-puno siya ng, no, ng paniniwala na alam niya na ang lahat ng bagay. Pero habang ipinagmamalaki ng tao na siya ay matalino, na alam niya ang lahat ng bagay, lalong nagmumukhang wala siyang kaalam-alam tuloy. Kaya sabi niya, no, napapasalamat siya kasi, no, doon sa mga tulad ng may kaloobang tulad ng bata, doon niya ipinakikilala ang kanyang sarili. Napakahalaga nito, 'di ba? Sabi nga, no, the first stage of wisdom, 'di ba, no, is to know God. Tama ba 'yung aking ano? Yung unang, no, ang pagsinabing may kaalaman ang tao, ang batayan, hindi sa dami ng achievements, medals o diploma, kundi ang batayan para masabing matalino ang isang tao ay yung marunong siyang kumilala sa Diyos. Naintindihan po ba? Kasi ngayon, ang daming gustong kilalanin na matalino. Iba, oo, sa pamantayan ng tao, matalino ka. Pero minsan, pag, kung sino pa yung matalino, yun yung mahirap kausap. Ang dami tayong naririnig na matalino, kaya tuloy, walang natatapos. Kaya pag nakikinig nga tayo ng mga hearing sa mga Congress, sa Senate, ang tatalino. Pero may natatapos ba? Wala. Kasi lahat matalino. Yung iba matalino, at dahil matalino, yung iba mema na lang. Mema lang. Pero hindi talaga napupunto o na napupuntahan yung pinakaugat na dapat pag-usapan, na dapat mahanapan ng solusyon. At sa kaduluduluhan, para bang, di ba sabi, no, nagpapasalamat siya sa Ama kasi inilihim niya ang mga bagay na ito sa marurunong. So, sabi ko nga dati, no, ang sagot sa COVID, total, 4 na buwan na tayo na nagsusubok, no, yung mga ahensya na involved sa paghanap ng solusyon sa COVID, parang, di ba, hindi pa rin sapat. Hindi nakakahanap ng solusyon. Lalong dumadami ang walang trabaho, lalong dumadami ang nagugutom, lalong dumadami yung naghihirap. Kahit ang tatalino na, sabi nga natin, scientist na eh. Lahat ng scientist sa buong mundo. Di ko alam kung hindi talaga nakakahanap ng solusyon o inililihim pa yung solusyon. Pero sa konteksto ng ating pagninilay, inililihim ng Diyos yung kasagutan
kasi masyado ng matalino. Pag sinabi matalino, yung talino natin, hindi na natin ina-acknowledge na ang Diyos ang solusyon sa COVID na ito. Eh, pwede sabihin no, na marami, ano ba yan? Diyos na naman. Ano mo kinalaman ng Diyos dyan? Hindi ginusto ng Diyos na magkaroon ng virus. Eh dahil nga sa talino ng tao, kaya nga nagkaroon ng virus. Kasi kung ano-anong eksperimento ang ating ginagawa. Pero ang solusyon pa rin, nasa Diyos rin. Kaya lang tayo, hanggat hindi tayo bumabalik sa kalooban ng isang bata, pag sinabing kalooban ng isang bata, hanggat hindi tayo nagbabalik, magtiwala, dumepende sa Diyos, hindi ito matatapos. Hindi natin ito malalampasan. Kaya baka ang panyaya siguro sa atin, mga kapatid, ibaba natin yung level ng utak natin, yung level na kaya nating hayaan at ipagkatiwala at maniwala na tanging nasa Diyos ang kasagutan, ang solusyon sa problemang pinagdadaanan natin. Mapa-pandemya, mapa sa mga personal na pinagdadaanan natin. Diyos lang ang makakasagot, ang nakakaalam ng kung ano ang dapat nating gawin. Bumalik tayo sa Kanya, hilingin natin sa Kanya na muli natin siyang kilalanin at makilala. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng Kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mabababang loob. Dalhin natin sa ating Ama na nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan. May buong pananalig sa Kanyang mapagmahal na kalinga ang ating itutugon. Nas Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live at ang lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin
ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Mula sa iyo, kaloob na ito, muli ay handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat, ayon sa kalooban mo. Mag-utos ka, Panginoon ko, dagling tatalima ako. Ipagkaloob mo lamang na magbago ako't sa wakas matulad sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghain natin ikalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na nasa dambana, ngayong may paghahain para sa San Buenaventura, ay magunita sa kipagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikatutupad ng aming pagsamba sa iyong ngalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Buenaventura ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambahayan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay napapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo
ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming sa katawat dugo ni Kristo, nagsipakinabang ay dumalanging magkamit ng tiyak na kaligtasan na aming ginaganap ng buong katapatan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque.
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahal ang krus. Ngayong ika'y nilulawalhati na diyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos sa ring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Waswasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman, lalo tigit ang mga biktima ng COVID-19. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon na magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay, ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ininarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.